Welcome back to my channel, and for today's video, may share po ako sa inyo na property na actually, pag dinaretso nyo itong kalsada na to is Tagaytay na. So may Starbucks around 8 minutes. And if going naman po ay dito, going to Calax, going to Expressway, it's around 15 minutes. No? So yan, dyan po yung isang daan. So yung property is papunta lamang po dito tayo. So pakita ko sa inyo yung entrance. So tara, diretso lang dito guys. Walking-walking po tayo. So may mga ano dito available, that's ng mga 150, 200 square meter, 250, yan. Ang maximum nasa mga 260. Then ano siya, any house design upon full construction. Siguro para makita nyo habang naglalakad tayo, yung kabuuan ng property is paliparan natin siya ng drone shot that you will see here on 3, 2, 1. Alright, so yan guys, nakita nyo naman yung drone shot natin, napakaganda ng property na to, ano. So yan, dito tayo, actually kasha yung two-way, ito yung, dito ako nag-park, balak na siya. So kasha yung two-way yan, diretso pa Tagaytay dyan. So dito yung magiging entrance, 8 meters wide na concrete road, ayan, dito po. Then dito po yung palabas, yung barangay road po yan. Napakahangin lang po. House, no? So tara, punta tayo. Makita nyo na dito yung mga lots, no? Makita nyo yung itsura. Actually dito, tanaw muna yung palace in the sky, no? Kita mo na yun dito. So lakaran natin. Ito yung kalsada, yan. Yan yung gagawin na concrete road. Yan, wala pa dyan guys, two-way, 8 meters wide. Yan, kita nyo dito. Alright. Yan siya guys. Actually yun na yung subdivision, yung na-finish constructed na ng developer. So ano siya, malapad guys, makikita nyo malapad siya. Yung doon, yung mga bahayan doon, yun yung mga sample project ng developer na finish na. So yun, makita nyo mga bahay doon, makikita nyo. Siguro para makita nyo yung itsura ng mga yun, paliparan natin yung drone natin papunta doon. So, maramakita nyo yung sample na magiging itsura nito ang property na to after the full construction. So, makita natin yan in 3, 2, 1, in here. So nakita nyo naman guys yung itsura, yung property after the full development, ano yung magiging itsura na sample. So ito na tayo ngayon. Alright, walking. So yan, gagawin tong concrete road with drainage, no? Yung main road dyan magiging 10 meters wide. Dito 8 meters naman dito. With the roundabout, no? Yung roundabout po siya. So tara, lakad natin kayo para makita nyo yung ganito. Ang amenities nito guys is parks and playground with basketball court, multi-purpose hall, no? Okay. So yan, dire-diretso lang po dito. Okay. Alright, actually ito, yan, dito na yung magkakaroon ng guardhouse. Yan, dito. Alright, and then ito na yung simula ng mga available namin na lots. No? So, upon turnover yan, syempre lalagyan nyo ng drainage, the lines for electricity and water, yung dulo ng property,
will have a perimeter fence which is 2 meters of height. So dito merong actually dito 200 square meter, ito na mismo available yan. So that's from the guardhouse. Dito may available na. So ito pala, 10 meters to, ah, ayan. Ito yung stick here. Ayan, going to up to here. So 10 meters wide na road here. Okay, ito ah. Yan. Ito. Okay. So yan siya, yan diyan. Papunta dito. So yan, may available dito na lot na 180, 150, yan, mga ganyan. Available. So ito concrete road, dire-diretso. So akit tayo para makita niyo laki na itong property. So, yung mga available yan dito. Ang dulo niyan, gagawa na perimeter fence. Okay? So akit tayo para makita niyo yung sinasabi ko na palace in the sky ko. San siya kita? Kita siya dito pag siya dyan. Ito, patagin pa ito. Ila-level pa yan. Ayusin pa yun yung mga equipment. Para akit tayo. Yan yung mga equipment, guys. And so Sunday kasi ngayon. So alas siya ngayon, tawag nito. Bukas balik yung start. But kanina kasi galing na ako dito at may client sa may top lot ng Parks and Playground. Medyo hindi nyo ako maririnig dahil napakalakas ng hangin dito, guys. Nagawa niya ng perimeter fence. Tapos yung concrete road na 10 meters na sinasabi ko is up to here. Hiking ba? Ayan dito, ayan. Ayan, 10 meters. May available na mga natin dyan. One overlooking view. 10 meters road dito. Then dito kita mo na yung palace in the sky. Ayan doon. Palace in the sky na yan, guys. So kitang kita yung view. Ito dito available yan. Dyan yung guardhouse. Ito may available din. Yan. So tara, tikit po tayo sa property para makita nyo. Ano to, guys? Magagaroon nyo ng underwater drainage at saka ng concrete road with pathway. Ito yung ano, meron din mga available dyan, ili-level yan upon construction dyan. Ito yung roundabout. Yan, the roundabout dyan. So, ikutan natin diretso dito. Alright, yun yung roundabout. Okay, let's go. Ito, diretso dyan yung concrete road doon. Punta dito, yan, roundabout dito. Actually, wala na available dyan pala. So okay tayo dito para makita nyo yung magiging concrete road. Yan, dito yan, mga may stick na yan, nakabang na. Yan ang yung gagawin yung concrete road. Tapos dito, yan. Dito actually may available dito. May available dyan sa mga dulo, 180 square meter, 150. Tapos ang dulo nyan, perimeter fence 2 meters. Tapos dito banda, parks and playground, no? So tara, pigo tayo. Makita nyo. Actually, maano ngayon, ang oras is 2 PM. So, napakaganda ng weather, no? Maganda. So, yan, ito yung mga itsura. Concrete road yan dyan. Dito, parks and playground. No? Ito yung meron ding available dito. Corner lot, makita ko sa inyo. Let's go. Ito, may available din dyan, no? Napakalapit na nito sa Tagaytay, guys. 8 minutes, Tagaytay na. Pascalax, kung galing ka Manila, very accessible. All concrete roads, no off-road. Ito. Available dito, guys. No?
mga 150 tsaka mayroon mga 200 dito. Tapos yan, may mga available, isang corner lot may available dito. Ito yung magiging ano, yung may palasandaan yun dyan. Yan yung lilikuan. Ngayon ito pala available to, itong corner lot, 150 square meter to. Dyan yung magiging concrete road dyan. So may available yan dyan, okay? Tapos doon parks and playground dyan dyan eh, dito. So ikot pa tayo doon sa may ano, dulo para makita nyo yung itsura dito. Overlooking. Actually pag dito ka bumili ng lot dito, overlooking na to, Tagaytay yan ah. Yung Palace in the Sky. Dito, kita dito eh. So, na yun. Ayun oh, ayun oh. Palace in the Sky na yun guys, yung may radar doon. Kitang kita, ayun oh. Pag dito ka, so sip mo kung second floor yung house mo, third floor, kitang kita mo dito yung view. Ayun dun, no? So tara, lakad tayo hanggang dyan. May available din dyan eh. Tayo. Ganda, taba na lupa dito, okay. So ito magiging concrete road din to ha. Ano to, malapad din. Ayun o, no? So ganyan, malapad din. Ano nyan. So tara, let's go! Available din dito. Pa dito. Then guys, so yung sinasabi ko sa inyo, overlooking ang mountain view. Kita nyo ba sa camera? Ayun o. Ito yung Tagaytay para sa sky. May mga available dito ah. 150. Meron dyan. Tapos, magkakaroon din dito ng parks and playground na isa pa. Ito. So tara, lakaran natin para makita nyo. Lalo makahas dito eh. Lalo dito pagkagabi, malamig. Nagkakahamog dito. Ito yung mga available dyan guys ha. Tsaka dito, ano yun, yung mga available dyan. Alright. Ayan, may mga available dyan. Ito guys, concrete road to. Ito. Yan, stick hanggang doon. So yan, ang dulo nyan, perimeter fence yan. Okay? Tara, ito tayo. Kasi dito hindi pa masyado naki-clear out, no? Pero ayos dito guys. Ano siya, mamura pa kasi pre-selling pa lang siya. Mamura, affordable talaga. Wala pa dito. So hanggang dito lang muna tayo guys. Alright. So yun, kung nagustuhan mo yung ating property tour for today, huwag mo kalimutang i-like, share mo rin to other people. And kung may inquiry ka, message mo na ako sa Viber, WhatsApp ko, nakalagay yung number ko dito screen. And so yun, hope na gustuhan nyo ating tour for today, no? Actually meron akong video dyan, pwede ko sa inyo panood kung ganong paano accessibility nito from Aguinaldo Highway going to this property. Siguro pakita ko siya dyan later on sa huli ng video, but before nyo siya panoorin yun guys, gusto ko lang sa inyo para pasalamatan. And yun, keep safe po sa lahat, God bless po, and please watch the video sa ating accessibility from Aguinaldo Highway, 4 minutes going here, no? So yeah, you will see it here. Bye-bye! Magandang property. Napakalapit sa Tagaytay. Actually, ito, Aguinaldo Highway. Ayan guys, it's around 5 to 10 minutes Tagaytay na. So, dito lang guys, yung property. So, pakita ko sa inyo. Around 3 minutes, no?
Nandito na tayo sa property. So very accessible, and napakaganda ng location. Actually napaka-presko. So this is a pre-selling property po. So 1 PM right now, but kita nyo naman kung gaano kalamig. Alright, so yan guys, dito tayo guys, kakaliwa tayo dito sa papunta sa property. But actually ito, ayan o, nakalagay dyan Tagaytay City, pagkakanan. So around, napakalapit actually sa Tagaytay. So dito lang siya guys, mga 2 minutes, doon na tayo. Ayan, tatunglad kasi dyan.